Hey shippers! Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. The views, opinions, and burdahan of the hosts and guests are their own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig and also in life. Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording and maaaring magbago ito by the time of listening. Kaya people change, okay? We learn. Okay, listen with caution because we go all out with our opinions. Tara, sakay na, and let's hail together in the open seas. Tara. Bakla, tas naging British, tas naging baklang British. At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, Never Let Me Go, episode 12 / finale, may unloading episode na. Moonlight Chicken, episode 7, 8 / finale, may unloading episode na. A Boss and a Babe, episodes 1 and 2. Isa na namang office BL kung saan absent ang buong HR department. Our Dating Sim, episodes 1 and 2. Isa na namang office BL kung saan absent ang buong HR department. Iyan at marami pang iba dito sa ating Tidal Wave Weekly ng February 27 to March 12, 2023. Kami ang inyong mga lingkod, ang mga baklitang nagbabagang kung saan absent ang buong HR department. Right. Ako naman si Shipper Kev na laging kumahanap ng taga-HR. Ang daming reklamo. At ako naman si Shipper VP na hindi HR. And welcome to The Shippers! The Shippers! HR kaya yung VP. HR for hopeless romantic. Tama! Ang galing mo doon. Hindi ko na nahabol yung kasi nag-peak na yung music eh. So kailangan na i-intro. Pero correct, hindi ako HR. Isa lang akong hopeless romantic. HR ako if it means that. Hindi ka HR. Isa kang HR. Isa akong HR. Correct. Anyway, simulan na natin ang mga baklita nagbabaga para sa linggong ito with, well, pasabi lang naman tong dadaanan nating una, Never Let Me Go episode 12 finale na in-unload na rin naman natin. Oo, diba? So kung hindi niyo pa naririnig yan, bakit? Totoo. Hindi pa napakinggan, bakit? I mean, listen now. Listen now. No, kasi 'di ba pinag-usapan lang natin na sobrang funny niya every Wave Weekly. So, talagang in-all out na rin po namin siya sa unloading para tapos na. Oh, deserves get naman. Get it out of the way. Over and done it. Oo, pero diba, it beat a lot of the different series na hindi na natin in-unload. Ito talaga merong unloading. Di mo kaya. Well, si Pang na-beat din maraming beses. Tama. Na-beat siya ni Tito. Anyway. Ay! Sana ako rin ma-beat ni Tito. Ay! Ito na. Aga-aga. Ang tito. Correct. Diba? Oh my God, yung tito. Okay. Pinag-usapan din namin yan kung gano'n siya ka-hot. Totoo. So, kaya pakinggan nyo na yun. So, from one hot tito to another, Moonlight Chicken din na nagtapos na. May unloading din tayo dito. He's just hot. Oo. Period. Kaya nga, one hot tito to another. One tito rin naman siya doon na. Oo. Tapos pinag-usapan natin dito yung yung galing ng most of the cast members ng show na to. Tulad na lamang, nakakatapos lamang na Oscars, kung saan mga Asians din ang nagwagi sa mga major acting categories. O, totoo, diba? Brendan Fraser and Jamie Lee Curtis are Asians now. Yes, they are Asians. Kung kaya ni Scarlett, kaya din nila. Tama, diba? So, ayun. Pakinggan nyo na yung unloading episodes namin yan for those two. Kaya ito ang tunay na simula ng Tidal Wave Weekly natin with the bagong-bago, fresh na fresh na A Boss and a Babe. A Bot and a Babe. A Bot and a Babe. I bought? I bought. A Bot? I bought. Wala ko parang kundi yun yung Bot. Kasi wala sila S, diba? Oo. And what if nga kung si Bot ay Bot?
Hindi, I doubt. Eh, si Babe ang bot dito. I so doubt it. Super. Totoo. Pero diba, ayan, bago siyang offering ng GMM TV, tapos, yun nga, ito yung pangalawa ng Force Book, diba, na sila ang lead. Oo. Kasi first and, is, He Who Shall Not Be Named. Voldemort. This is never mind. Which is although, kasama din nila dun sa, ano, sa Nevermind. Kasama na nila doon si Fluke din. So magkakasama ulit silang tatlo dito sa ano. Sa but, pero si Fluke dito, may Jowowers na cute din by the way. Na cute si Om. Oo, ang pogi nung bata niya. Om din ang name? Yes. Okay. Sobrang cute. But in, ayan, so ano, primer muna, tungkol saan ba yung boss and a babe? So, sa isang boss. May boss. Babe. The boss na isang gaming company. Okay. And may intern. Intern siya, di ba? Oo, intern siya. So, yun, dun ako so, nagtataka. Oh, go. Anong pinagtataka kasi, mo? Gano'n ka bata si boss para okay lang na umeme sila nung intern na college senior? Or I guess bakit? That's okay kasi it's like 20 plus. Oo, sinabi naman niya, diba? Oo, saka sinabi naman niya na I'm not that older. Oo, oo. Saka maliit nga lang yung company, kitang-kita mo nga, walang HR. Kaya siguro sa kita mo, iiwan. Kitang-kita mo, isang floor lang sila eh. Oo, isang floor lang. Isang side lang sila. Oo, isang side lang sila doon sa floor. Diba? Co-working lang space pala yun. Ayun nga, sabag ko sa co-working space. Kasi buong team yun na yun, yun na doon sa ano, siya lead niyang ano, game company. Tapos, ano masasabi ninyo? Ano mga first impressions niyo sa show na ito? Okay, so to be fair, no, yung hindi ko in-expect na sobrang cute ni Bot. Tsara, hindi, boss. Oh, si Babe. Sobrang pong... Hot naman talaga ni Bot. Hot naman talaga si Babe. But like, iba talaga yung, ano, iba yung dating nung ni Boss. I think, hindi kasi siya ganyan, well, sa... Enchante. Okay, I said it! Medyo baliktad sila eh. Medyo baliktad. And bumagay sa kanya yung gantong, ano, gantong character. Mm-hmm. Na, ano, na super... Oh, actually, bagay din naman kay, ano, kay intern. No, debatable yung... na baliktad ang roles nila. Kasi feel ko patay na patay pa rin siya kay, ano, kay Baby. Okay. Pero yung pagiging, ano, pagiging parang mysterious niya dito, is medyo opposite from yung kakwelahan niya slight sa Enchante. Kasi siya yung parang... Patay na patay siya kay ano. Oo. Patay na patay siya kay Book doon na sobrang conceited. Kasi siya pala si Enchante. Anyway. True. Eh. Anyway, parang nakitaan ko lang siya ng similarity though. Like for example, in terms of characters... ngayon na template ha, merong isang mysterious, may isang like, you know, not introvert, very introvert, and then there's this another person na parang extrovert, ganyan, na, tapos madaldal, or very face of the public, ganyan, I'll let you open up to me, ganun. I'll let you open up to me. So nakikita ko lang siya ng pattern. But then again, I'm not complaining as of the moment, dahil it's working for me, itong boss and the babe. And hindi ko ina-expect na it would be, kasi diba parang sabi natin, ito yung pumalat yun sa MSP, eh parang, okay, parang ang taas ng standard na yon, ano yung ipapalit nila. And to be fair, hindi siya Enchante. It's not Enchante. Kasi diba yung nung pumalit sa bad body is Enchante, right? Tama ba? Dami ko nang bubog nung first episode. So parang, shit, nung first episode, parang, umba, hindi talaga. Pero ano, ito, to be fair, willing. To, kasi hindi ko ina-expect na makikiligin ako. Ako to be fair. At second episode. Oh, girl. Ay, dami na nga nangyari, oo. Pero sobrang gusto ko na si Force din dun sa Enchante. Kasi ang hot-hot niya. Tapos mas hot siya dito kasi naka-suit siya. Exactly. Imputok ako kanyang mga suits sa kanyang katawan. Oo. Tapos ano, true to his character na hirap makatulog. Ganun na itsura niya. Mukha siyang kulang sa tulog. So guys, si intern, isa parang, ano ba si intern? Gamer? Tama ba? Nagsistream? Oo.
parang streamer, parang content streamer. Or may ASMR channel. Oo. And fan siya ni ano. Do we do ASMR? ASMR. Pero hindi ganun yung ASMR niya. It's very, I'll talk you to sleep. Kasi yung ASMR niya parang ang ingay pa rin eh. Oo. Nadami kong nakitang similarity, may similarities somehow na isip ko from ano yung Sleep With Me kasi di ba parang ganun din na hindi makatulog si ano si Lovie Po. Tapos kailangan niyang pinakikinggan niya madalas si ano si Janine. Si para, Janine. Oo. Pero yun yung ako naman sa first episode nga kinilig na rin ako dun sa part na yun, yung tinatakpan niya yung half ng face. Tapos, yung, ay, ikaw nga. I found you. Oh, I found it. Okay. Sobrang cute nun. Tapos, ang cute din na gusto ni boss si babe, not for yung persona niya in the office or not even yung gaming persona niya na mas ina-expect niya mas doon siya kilala, di ba? Kasi di ba pumasok siya sa office, parang ang dami nag-greet kagad sa kanya na, uy, napanood ko yung laro mo, ganyan-ganyan. Kumbaga nakilala siya ni, or gusto siya ni boss because of something na, you know, ginagawa lang mo on the side, ganun. Oo, wala lang. Parang you didn't expect. Or parang kung ikaw si Bok doon, nakaka-ano yun, nakaka-touch. Charot. True. Actually, super ano nga, super interesting. And as of the moment, well, hindi man siya malalim. Diba? Hindi man malalim. I don't think it would get nila as malalim. Kasi, ano naman, from the start pa lang, it's pinapakita na they're not taking themselves seriously. Uh-oh. Nakakatawa yung mga comedic moments yung nabanggit nga ni Vivi, di ba, yung tinakpan yung mukha, tapos ano, ang lapit-lapit. Tapos yung hinawakan ni Boxy, si Force, bilang sasabihin ni Force na ano, ay, please respect my personal space. Ayaw ko ng skinship. Sabi niya, eh, ako ginanong-ganon mo na ako. O, di ba, at least aware siya. Siguro, sorry, last ano lang sa comedy nila, ang ganda-ganda ng chemistry ni Mike sa kani ano, ni Bo. Yung cold open pangalan ng episode 1 ni yung nasa phone siya na ano ba kanina pa ako gising, ready na nga ako, ito nilalak ko na yung pinto tapos biglang andun si Mike, andun siya. Ano kala na ba niya yun? Friend? Tito? Friend. Parang friend. Gamer group sila eh, di ba? Tapos doon nakatira si Bo sa ano, sa unit ni Black, sa Not Me. Hindi ba yun din yung dorm ni ano, dorm nila Tyne? Oo nga eh. Together. Parang yun yung staircase. Parang yun nga yung ano, oo. Sa kanila, well, ano, hindi ba to? Sa Cape Perth in Saint. Love by Chance. Love by Chance, oo. Oo, gamit na gamit. Eh. Baka nga pati ano eh, turn type eh. I know, no, iba. Iba yung loob doon. Iba yung loob doon. Tapos, feel ko, ano, nag-improve naman yung acting skills nila, or maybe dahil ibang genre to from Enchante ang nakikita ko kay Bok, yung personality niya parang ano, parang si Sarah Geronimo or si Judy Santamaria. Judy Santamaria kapag nagko-comment. Yung ganung intonation na ano. It's na very ano, Sarah G, yung where's my coffee? Ay, coffee. Oo, di ba? Yun yung una ko din na naisip. Natutuwa ako. Nung movie nga yun. Special love. Very special love. Oo, yung sila. Di ba namin sila ni ano nandun, di ba? Ko, ni John Lloyd. Di ba? It's very that. Close the door? Very ganun siya. Diba? So, basta yung intonation ng voice na alam mong hindi siya drama. Pero, And ano din, parang give ko din kay Bok kasi medyo malayo sa personality. Actually, sa kanilang dalawa, medyo malayo sa personality nila or at least yung nakikita ko pag pinapanood ko yung content nila na showreel. Yung parang 10 new meal date for them. Ganon. Medyo baliktad eh. Kasi si Force yung mas makuwela na nakakairita. Totoo ba? Oo. Tapos si Bok yung parang umayos ka nga dyan. Ganon. So, I didn't know that. Ang ganda na medyo
opposite sa ano nila. Tapos silang dalawa, ito pa, more fun facts, charot. Magkakilala na pala sila since kinder. Na-mention nila dun sa show na yun. Kaya naman pala kung humalik. Kaya pala kung humalik, parang, carry ano, na. Nagkahalikan na dati pa. Mag-practice. Habang gumagawa ng project ng high school. Charot, huwag na kinder. Noon pa, mga ano, legal age. Pero parang ako, magka-edad naman sila. Oh, that's true. Mas matanda ako, si Bok, ha? Ha? Ah, totoo? Mm-mm. Mas matanda si Bok ng 1 taon yata. Okay. Yes, ano yun, Shipper Rai? Sabi mo, go, no, Karen. Yes, Karen. Nag-off eh. Ano na po Kevin, may sasabihin ka. Ito na lang. Hindi, ano ko, ang medyo may kind of bubog lang ako dun sa ano nila, sa pagiging preachy nila about accepting the LGBTQIA isms nila na ano na, 'di ba? Ay, ano naman kung ganyan si boss, hindi pa dapat nga mas accepting tayo. Parang it takes a lot of time lang for me. Baka kasi that's the point. But ako, gusto kasi wala masyadong shows na gumagawa ng gano'n, ng explicit nga na baka. As in, lately na lang eh. Lately na lang sa shows ng GMMTV kung saan involve yung family. So parang forced to ano to deal with their own soji yung mga ano yung mga characters. Mm-hmm. Pero etong ginawa ni ano ni Book, gets ko nga na medyo maraming time yung ano yung nakain preaching niya. Pero yeah, feel ko very ano very sakto lang for the intended audience no ano. Mm-hmm. Tama show naman. Actually tama naman no. Bilang isa sa mga major criticisms against the whole genre na ano na may trope nga kasi na yung pairs, yung mga couples, usually they're just gay for each other. Pero explicit na straight sila. Basta mga ganun, maraming nuances na parang I am happy na medyo binubuwag na ng mga bagong shows. Kasi like ito, di ba si Force implied na may ex din na lalaki. Oo. Baka nga si Drake eh, hindi ba? Oo, yun nga eh, yun yung ano ko eh. Pero agree ako kay Shipper Kevin in a way na parang yung pagka-present nila dun sa topic is kind of preachy, I guess. Kasi parang, I guess, I'll go. Hindi super necessary na parang lumapit yung office person kay Book dun eh, tapos sabihin, oh, hindi ka ba naiilang? Hindi ka ba niya hinahawak-hawakan? Parang, true. Diba? Boss mo yan. Girl, Pero maraming ganun. Sa office. Okay. Pero parang, true. Kung ako yung tangin, pinatanggal ko na sa trabaho. Pero, and I guess you can put it in a very natural way. Diba? Yeah. Like how, siguro nga dahil na desensitized. Dahil nga nasanay na tayo sa mga napapanood natin na mayroong mga shows na para sobrang natural yung paano nila. Oo naman. Meron din naman. Dito kasi parang sobrang clear na nang nanduduro eh na, diba? Pag-usapan natin ng soji. Not once but twice. I hope sana hindi na maulit yung ganung pagka-preachy. Pero kasi feel ko naman naging necessary siya sa story bilang yung second episode. Medyo nag-deal nga din talaga sa ano sa personality. O paano naging di ba medyo parang naging problem ni ano ni Force yung tingin sa sarili niya bilang bakla nga. Oo. Pero yun, ano naman, gets ko naman pero kasi 'di ba merong ano may image si Force eh, as a boss doon sa mga empleyado niya na he's strict, he's ano, he's parang nonchalant ganyan. What? Detached. Mariah Carey. Oo. Well, diba, may ganun siya. Sana na weave into that conversation yun rather than it having its own sequence. Or ako, at the very least, siguro sana agree na i-bring nila yung ano, kung gaano kalala yung toxic masculinity nung industry ng video games. Yes!
Uh-oh. Alam mo, that could have been... Although masyadong malalim na rin siguro. Pero maganda na sanang i-segue doon. Oo, masegue doon. That's a good context na kung saan nanggagaling. Bakit nila pinag-uusapan yun? Good. Oo nga. No? So, dapat na nakikinig kayo sa amin. Right? Kasi I think yun yung point, Shipper Ray, na in that industry, di ba, na puro toxic masculinity yung umiiral. Well, not naman everything, no? Pero may mga hindi may iwasan. Baka nga doon nang gagaling kung bakit may ganung preachy moment. Now, I would understand. Oo. Diba? Sana napasok yung sa conversation. Sana napasok ka sana yun. So, feel ko, medyo shallow yung research nila sa video game industry given na yung line. Yun lang naman yung nitpick ko eh. Kasi nanggaling ako sa industriya. And bilang bakla doon sa industriya yun, parang... di ba ikaw nga yung nagsimula ng industry? Oo, yung ulang galing. Walang utang na loob. Ano ba? Si Ray kaya yung creative mind behind Pico. Ako kaya yung nag-imbenta ng Nintendo. Charot. But before it was Pico, Nintendo. Nintendo, oo. Kinailangan lang i-ano kasi nga... homophobic na sila kanang yun yung mga nitpick ko kasi nung board meeting or nung meeting nila parang pinag-uusapan mag-change nga ng genre ng game, di ba, or ng type ng game, concept, sabay ang mga binabatong example, bakit Netflix show? Yung binato yung ba yun? Sweet Home. Sweet Home. Sorry, napadami ng home. But yun lang yung bubog ko. Pero pagdating sa persona, like si Mike, parang kuha niya yung someone who's working. Pero yung Sweet Home na ni-reference nila doon isn't the Netflix show, ha? It's the game? It's a dungeon game, eh. Oo. Ah, okay. So okay naman pala. Ako pala yung mali. Wala pa kasing gano'n nung nasa industriya ako. Kasi ibabalik lang natin sa disclaimer at the time of recording lang po. So. Kasi nung mga panahon pa niya, Space Invaders pa. Girl, oo. I'm sorry. Pac-Man. Si Ryan ang naglagay ng snake sa phones. Oo, ako yun eh. So pa dati nagbabalasa sa solitaire, ano kayo? Oo, ano ba? Bago magkaroon ng Tetris, mga bato yun eh. Tapos pinapasok-pasok lang na gano'n. Sila yung gawag-gawag. Ako yung habang nagda-drop. So parang pag ang tagal gumanon, ano ba naman to? di don't. Ayun. Going back, oo nga, sana lang better yung conversation. Pero for me naman, yun lang din yung nitpick ko eh. Kasi everything else kind of works. Like, yung characterization nila maganda. Even kahit pa paano the writing of the story, it feeds you just enough eh. At the time that you need it. Diba? Lalo na yung part na yung parang hindi mo alam, atras abante yung pag-open up ni boss. Tapos biglang maya-maya, hop in loser, I'm taking you home kasi umuulan. Oo, kasi umuulan. Parang hala! Yeah. Lahat pinilig na ako na sunod-sunod. Yung sequence na yun. Hanggang end. Hanggang dulo, same. Oo. Actually, kinilig ako na sa first part, sa second episode. Yung ano pa lang, yung sinasabi pa lang na yung after ng preachy moment, yung bigla siyang hinag. Oo. Parang, tanggap kita kasi bakla din ako. Na feeling ko hindi pa nare-realize ni Bok yung Soji niya here at this point in time. Lapa na sila. Yun na nga, so doon na niya na alam mo yun, fully come to terms. Comprehend. Oo. Kasi hindi naman niya na-mention. Tingnan natin. Oo naman, B. Pag hinalikan ka ng force, talagang gaganti ka, 'di ba? Ay, 'di ba? Sabi pa nga niya, 'di ba? Ano tawag doon? You are not in control of me. Uh-oh. Are you a god? Pusok siya. So, ako yung medyo may ganong, may ganong pusok na, na hindi lang, again, parang may shift nga in, in power dynamics. Yes! Sa couple. Kahit na si Babe ang probably bought.
dito. Oo. Saka ano, last thing pala, 'di ba nga si ano si Fluke saka si Om? Ay magjowa na dito. Apparently, yung pinanggalingan na kwento nitong Boss and a Babe ay ano talaga, parang sequel siya to the story nila, yung characters ni Fluke and Om here. Oo, so pwedeng i-ano, explore. Pwedeng explore. Pero ano na yun, prequel ang mangyayari. Oo, kasi magjowa na sila here. Mm-hmm. Oo. Pero why not? Kasi ang ganda rin ng chemistry. I think kung nga, baka nga sila rin mag-ano ng ano eh, teachable, preachy moment. Which kasi they started. Which they started. Ang ganda nun though. Ang ganda nun. Actually, yung vibe si ano. Si yun yung ganon. Ano. Mm-hmm. Kung ganon siya ini-integrate, carry, di ba? As in, it seamlessly flows well. Tapos di papatalo yung book. Sinubuan din si Boss. Oo, si Boss. Pero sinabihan din siya ni Fluke doon, di ba? Na parang, oh, don't take it too far, boss mo yan. Oo. Yung ginagawa ko kay ano kay kuya is because kasi jowa ko siya. Jowa ko siya. Diba? Wala bang hindi HR para, sa inyo? Kasi mukhang wala. Tama. Kasi parang wala. Walang HR. HR. Pero yun, cute siya and I think magsistay naman siya on top while it's here. Alam mo, the boss can stay on top of me. Of you. Okay. Oh, saka 10 episodes lang to, ah. Di siya 12. Ah. Double check ko. And baka kaya siguro nag-kiss na sila ng ano, ng second episode. Ah, 12 episode na pala. 12 pala siya. Ah. Sorry, kasi yung disclaimer. Oo, yung disclaimer. At the time of recording. Nung huli ko kasi itong chinek, 10 lang. Episode 3 of 10 yung nakalaga. Ah. So 12 na. So false alarm. Oh. Anyway, ayan. Tingnan natin kasi nga nag-kiss na. So like, ano pa kaya yung journey? Ano ba pwedeng ano? Oo. Kasi sobrang diba? Tutuwa ako. Kasi like, basta, parang feel ko nga nagkaroon sila ng ano, redemption parang era. Parang acting coach. Oo, parang ganun. Sana tuloy-tuloy yung redemption era. Tama. Diba? Kasi naalala ko yung Anshante, kaya ganito ako. Yun nga eh, kaya nga ang headline dapat nito is A Boss and a Babe, It's No Anshante. Alam mo, oo. Hindi pa tayo na-ancha. Hindi pa tayo na-anshante. Oo. And we love it so far. Ayan, mapunta naman tayo sa next na ano, BL natin na wala ring HR, gaming din siya. Office BL. At maliit lang din siya. Maliit lang din sila company. Ang Our Dating Sim episodes 1 and 2 naman. Na, iba naman yung atake nito. Iba rin actually yung backstory. Parehas lang yung setting. Pero sobrang ang ano nito, ang kapit nito sa akin sobrang. Oh. Ay grabe. Kasi may feed, may ano na to. Although even if 15 minutes lang siya, KBL to guys ha. Even though na 15 minutes lang siya, nabigyan mo siya ng past and present. And present. Iko nga maraming ganun eh, no? Maraming flashback. Saka na 2 episodes in, alam mo na talaga yung, alam mo yung ikaw din, kapit na kapit ka. Damadama ko si ano, artist. Diba? Ako si ano, si boss. Damadama ko si boss. Pero, ako din si boss. Diba? Okay, team alam boss. Sinabi, kasi ni boss. Alam mo sinabi, cute si boss, but like, mas relatable alam, ka mo si artist. Si artist. May kamukha si artist. Sino? Na KBL din. Ryan Bang? Oh, sige, habang iniisip ni Shepherd Kevin. Yung Ryan. Mukha ba ni Ryan? Anong, hindi, Ryan yung, Bang? Anong, hindi, ako, yung sinasabihan nating Ryan Bang. Ah, hindi. Sa ano, yung vampire. Ah, sa pundak. Yung and ano. Eclipse. Hindi, mare. Sa pundak nga, si intern din. Edward Cullen yun, ma. Kesa bulis. Kesa bulis. Arinig ko eclipse. Tama din naman, vampire din naman yun. So, oh my point. Sobrang anong ano ko kay... Ano yung VP? De, ano, primer muna, syempre, sa mga shippers natin nanonood. Na yun nga, etong Our Dating Sim, bilang bago lang siya. Isa tong Korean BL na set din in the workplace. Ang catch though, is si boss na parang creative head ng gaming company at yung
hinahire nilang freelance artist slash intern. Programmer si ano, programmer si... Programmer pala si boss. Oo. Ayun, ano, may past nung high school may past sila. Oo. Oo. Tapos, in fairness nga, kasi dun sa first two episodes, dinala tayo. Very ano lang, maliliit lang na short clips lang din eh, kung paano nag-progress yung ano nila, yung pag-separate ng distance sila from each other for the past 7 years ba? Parang ganun, di ba? Tapos, yun nga, kasi ang intro ni artist, doon ako na naman. Kasi sabi niya parang lagi akong nakakita ng tao na parang kamukha mo, ganyan. Tapos, pero ngayon, nagkamali ako kasi ikaw mismo. Ikaw na yun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Grabe yun. Oo. It's giving. Oo. Pero feel ko din si boss dun kasi nga, siya yung parang, akala mo, ano, inayaw, parang iniwan mo ako before I even got to say my piece. Oo. Parang, hello? Kasi parang doon sa episode 2, di ba parang, it gives you a hint na parang, ha, bakit ka nag-run away? Di ba, may gusto pa ako sabihin. Oh my God, talaga, sabi ko. Tapos, ano ba yun? Yung may sinabi pa si ano, yung sa bandang dulo ng episode 2, sorry, kasi nandun tayo sa kilig eh. Nung sinabi niya, it took me 7 years. Sabi niya talagang ganun. Oo, yung kahalap din kita. Pero bakit kasi siya, ano, parang patay mali siya sa umpisa. Siyempre, napapaka-tough siya kasi nga. Oh, saka feeling ko nagulat siya. Nagulat lang naman siya. Ay, no, alam niya eh. Alam ko, hinanap niya eh. Hinanap niya at Game Boy. Sa pass. Yun sinasabi ko. Akala ko yung parehas na pinag-uusapan. Yung nung high school, di ba, lalapit for a kiss nga tong si, ano, si artist. Tapos na pa ilag. Siya. Yun nga, umatras siya. Baka nagulat lang kasi siya. Alam mo yun. Posible naman. Kasi sino ba naman? And gets ko kung bakit siya very parang cold in front of artist. Kasi nga parang, tangina, iniwan ako nito eh. Kahit gustong-gusto kita, iniwan mo ako. Siya rin naman ang nagpa-realize ano, nung moment na yon na siya yung i-hire, di ba? Oo, ginawa niya ng paraan. Pero syempre, parang hindi ka papahalata na patay ka dyan sa taong yan. Pero kasi, yung nasa elevator siya, kasi nasa fourth floor lang si ano. Tapos, So, tinginan sila, diba? Mm-mm, parang, uy, bumaba ka dyan. Tapos, NR mukha ni programmer. Hindi, nag-smile siya, diba? Very slightly so. Pero syempre, yung mukha ni artist din talaga. Parang, pak! Magdadababa ako dito. Oo. Si artist kasi feeling ko yung concern niya is iniiwasan niya nga yung taong yun because of what happened in the past. Iniwan niya. Pero parang sweet success din naman kay programmer na kung nahanap na kita. Uh-oh. Diba? Parang, alam mo, mag-usap kayo. Tapos parang, I think, kaya nga our dating sim kasi parang gagawin nilang resource material yung ano nila, yung budding relationship nila. Oo. Saka yung post credits, 'di ba? Parang ginawa nilang simulator nga. Oh, ang cute noon. Ang cute noon actually. Mm-hmm. Yun, very ano, very much like mga dating sims talaga. Yung itsura, yung choices, ganyan. Oo, feel ko compared sa A Bot and a Babe, mas deep dive sila dito sa ano, sa gaming, sa video games kasi nga mas ano sila, mas fate. Oh, meron din naman yung OBB, di ba, ng Boss and the Babe na ano. Oo. Parang cute na game din. Uh-oh. Pero itong our dating sim, in fairness, in those 30 minutes sa two episodes, so 15 minutes. Ang daming exactly. Oo, yan ang editing behind cut. Hoy. Although, wait lang. Daming mga, ano, I think ang ginagawa kasi nila, diba, sa first episode, may mga
editing choices, tapos hindi lang siya sakto. Or parang in-expand siya dun sa second episode. Second, nakaka-distract lang. Kasi kung papanoorin mo siya ng magkasunod, ha, di man yun nangyari ah. Ha, yung sinabi yun. Yung ganun. MC better context lang. Oo. Ang ano lang, no, parang sa dinamin-damin ng Korean BLs na napanood natin, parang konti pa lang yung talagang gamay na gamay yung ano, yung short editing time format pagdating sa editing. Kasi yung ganung edit, yung ganung edit, very K-drama yun eh. Mm. Pipitinin ka niya sa scene na yun para mag-assume ka ng something. Tapos i-expound. Pero i-ano ka nila, i-expound and i-curveball future kanila most of the time. We'll see. Sobrang na-excite ako dito. Like, super. Oo nga eh. Dapat niya magka-comeback pa nga isang shipper dahil pinunod niya eh. Dahil dito eh. Oo. Pero dahil, morning. Dahil morning person siya. Hindi na kaya to dito. Oo. Okay. Gigising siya alas 3. Himbing na natulog nun, Mari. Oo. Abangan niya sa unloading. Baka... agahan namin yung pag-record. Parang makasama siya. Oo. But sobrang ang ganda na lahat nga, yung pacing, yung programmer, yung guwapo. Tapos, basta... Kami ni Kevin talaga mag-aagawan kay programmer. So, programmer, ano ba? Doon ka na kay artist. Akala ko sabi mo kay artist. Nakaka-relate ako kay artist. Pero since artist, mahal niya si programmer, usan pa ba? Ha. Tama naman. Ay, sabay pa. Pero grabe talaga yung... Oh my God. I have a thing siguro for those na talaga medyo mysterious. Kasi siguro ganun ako... Kasi siguro ako na-drawn sa jowa ko. Anyway. I have a thing for mysterious characters and people. Ako rin actually. May something about a mysterious person na ano, gusto mong ano... Alamin. Food, no? Bukayan. Mga ganon. Exactly. Oo. Kasi you're curious and curiosity kills the cat. And kills the gays. Oh, pero ako, baliktad. Mas, ano nga ako, attracted ako sa type ni ano, type ni Book sa Boss and a Babe. Kasi ganun si ano, di ba? Ganun ako. Charot! Anyway. Naalala ko na naman yung clip ng behind the scenes ni Ford. Yung nagsushoot sila sa temple. Tapos sumigaw siya ng ganun. Anyway. Ayan. So yan na ating mga nagbabagang bakita para sa linggong ito. Actually, dalawa lang talaga if you think about it. Kasi... abangan nyo, baka next week magbago naman. Depende. Kasi medyo maraming ano. Maraming bago. Maraming akyatable din dito sa ano baklitang iba, di ba? But before we get to that, paalala lang na ilayag mo na ang conversations natin on social media. At syempre, special thanks din sa mga shippers natin na very active. Oo! Makipag-interact, di ba? Sila sila Boss Maeve, si Cloudy. Talagang walang humpay. Talagang dedicated ang ating mga port side reporters tsaka parang they engage in our questions and answers sa mga poll. Sumasagot naman po talaga sila dahil sila, wala sumasagot. Dahil kaysa kami yung sumagot, sila na lang daw. Sila yung sumasagot. Thank you sa pagsagot. Kaya, ayan, kung gusto niyo rin maki-engage with us on social, nasa Facebook, Twitter, and Instagram kami. Most of the time, nasa Twitter, @theshippersph. And on TikTok also, @shippersph. In fairness din, nakakuha tayo ng audience here and there sa TikTok. Diba? Oh my God! Tapos yun, sagutan nyo yung mga polls and questions kasi fun siya. Diba? Super fun. Super right? Fun. Kasi kung ano mga tinatanong namin dun eh. So, I think sumagot-sagot lang kayo, diba? And also, kung halimbawa wala kayong magawa, panoorin nyo na lang kami. Diba?
sa Spotify. And probably kung sipagin kami ni, kung sipagin si VP, i-upload na rin niya sa YouTube. Tapos na ako. Ay, hindi mo kaya. Ibang shaper na po yung ano. Nasa ibang shaper na yung bola. Ay, okay. Naka-shaper na Aaron. Aaron! Wala ko sinabi. Nasaan yung shaper Aaron? Pero yun, speaking of, yung tanong natin nga, yung last week na tanong natin sa Moonlight Chicken. Na what if magkaroon ng season 2 ang Moonlight Chicken, sumagot ang kumare nating portside reporter na si Cloudy na sabi niya, kung may season 2, dapat nasa POV na nila Heart at Liming ito. Hello, ito Young tama. Love. Alam mo, correct. Alam mo, tama yun. Correct yun. Diba? Ang ganda kaya nung i-discuss. Kasi that's a total different different type of characterization. Correct. Oo. And sabi pa niya, I'd also like to see how Alan and Guy pa, their relationship would progress. Oh, diba? So pwede din. All great actors, yung apat na yun. I know. And speaking of great actors, meron tayong 15 votes sa poll natin. At ang nangunguna sa pagiging best actor in the series for our shippers, I see fourth with 27%. Deserve. Tama. Mm-hmm. Correct. And in second place, tying for second place, is Gemini and Earth with 20% of the votes. That is mali. That is mali. Uy, baka masala sa mga dito. And then tied for third place. Super Mix. Hindi. Alam si Mix at si First naman si with 13%. Bumoto ng Earth. Oh. And ito dito ko... Minali ko na nga yung spelling, bumoto pa din dun eh. Iba talaga. Ito feeling ko kaya walang bumoto dito eh. Kaya siya yung last place kasi mali rin yung spelling eh. Kay Kautang. Oo. 7% lang. Doon ako nag-disagree. Ayan. And yung sa Never Let Me Go, isa pa lang ang sumasagot. Guys, sagutin nyo naman to. Ang tanong ay, sino ang mas malalamang iwan ng minamahal? So, isa ang sumasagot at ang boto niya ay sinang Dio. So, deserve. Bago ka garugahin. Yun lang din naman ang kailangan. Yun lang din naman. Oo. Diba? Yun lang din naman yung tamang sagot dyan. Diba? Sagutan nyo lang dali para naman meron kaming chance basahin ulit sa next week. Tama. Fan, maraming salamat sa pagsagot. Thank you so much. Ayan. So, ngayon, tapos na yan. Mapunta na tayo sa ating mga baklitang iba. Go, Shipper Kevin. Okay, para naman sa mga baklitang iba, The End of the World with You, Episodes 5 and 6. Pagkahaba-haba ng prodisyon, sa sorry lang din ang tuloy. Beautiful Man, Season 2, Episode 4, Finale. Kapiranggot na character development na kamit ni Hira. Jack of Frost, Episodes 3 and 4. Ay, wait. Yung Beautiful Man, may finale na? Finale na yung 4. Ha? Finale na yun? Kaya pala. Okay, get. Jack of Frost episodes 3 and 4, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig, but not like that. Bed Friend episodes 3 and 4, because the fuckboy is now a sad boy. And All the Liquors episodes 1, 2, 3, 4. Tama na yan, inuman na yan. Inuman na, forget nyo na ang problema, kaya join na lang kayo, let's all have a good time. Sana kinanta mo. Sarap. Oo nga. Tama na yan, inuman na. Forget nyo na ang problema. Kaya join lang kayo and let's all have always a good time. Sana pala di ko nang sinadjust. Oo nga. He's a millennial. Oh, diba? Tapos ang mailalayag mo kaya, A Shoulder to Cry On by Korea on March 14. That's in Gaga Ulala. Unintentional Love Story by Korea in March 17 in Ichiye. I'm preparing already for the episode that we're gonna do. Yeah. Full English. Sobrang in fairness sa Korea kasi this month of March, apat ang kanilang ang nagbabalik. Oo. Kasi it's a month of women. And so,
And so, well, Fire Prevention Month then. So, oh, that's so true. I guess. Tama naman. Kaya, yeah, okay, simulan na natin yung baklitang iba with The End of the World with You na si Shipper Rai na lang po ang nanonood. Hindi na kinaya ng VIP. In fact, ang gagaling pa rin nila umarte. Ang gagaling pa rin nila umarte. Episode 5, mabilis na lang ito. Episode 5, nagbato sila ng curveball. Kasi maraming curveball. Kasi pinisenta nila yung isa na sort of maybe he has powers na ano, mystical. Kasi parang nung nag-burst siya ng emotions, ng galit, biglang tinamaan ng ano ng lightning yung ano yung kinahaga yung taong kung ay bali malapit sa tao na kinahagalit niya kasi dumada moves dun sa kasama nilang girl na kapatid nung idol na pinagnanasahan ni Kid na apparently nagpakamatay. Yun yung isa. Tapos, etong ate girl na supposedly kapatid, hindi pala siya ate girl, but like, it's a kuya boy na ano, na hindi explicit na trans eh. Really? Parang na-explain niya kung ano siya, pero parang more of very feminine lang sa ano, sa gender expression. Pero parang hindi niya sinasabi na babae siya or kailangan kong balikan yun siguro. Pero basta hindi, ang dating sa akin, hindi siya explicitly trans. But very ano female presenting siya kasi eto nga si Kid, sobrang pinagnanasahan na siya kasi nga babae siya, ah! Babae sa grupo. Oo. Tapos, etong si ano, by episode 6, etong si ate girl, kinonfront si ano, si Gaslighter kasi siya yung huling taong kinausap nung ate niya bago nagpakamatay. Actually, oh sorry, trigger warning kasi itong End of the World, marami sa kanila nag-contemplate ng suicide right before the world is about to end. Parang ganyan. Actually, dalawa sa main characters yun. Tapos, merong pang isa prior dun sa ano sa pag-start ng story. Tapos yun, di inexplain ni Kuya Gaslighter yung ano yung nangyari sa kanila nung idol. Apparently hindi talaga sila nag-date. Well, they started na ano naglalandian, but then turns out na etong si ate mong idol is ano tibo na kaya siya brokenhearted, hindi dahil kay Gaslighter kundi dahil sa isa pang babae. Tapos, parang may flashback na pinapakita na ano, na parang nonchalant lang niya sinasabi na she wants to, ano, to end her life, ganun. So, yun. Tapos, yun na nga, ang nangyari, yun. Sobrang galit kasi ni ano, sobrang galit kasi ni Hira kasi ay Hira ba pangalan ng bata dito? Hindi, sa Beautiful Man yun. Anyway. isa na lang yung pangalan nila lahat. Japan kasi, ta parang nagwala uli si bata upon knowing na close friends nga si ano si Gaslighter sa kasi idol. Tapos hinabol siya ni ano ni Junior na ano para mahimasmasan pero natulak niya sa bangin. So yun, meron pa injured pa yung isa. Magugunaw na nga yung mundo, injured ka pa. Na-injure ka pa. Oo, so parang ano pahirapan pa di ito naman si Gaslighter, medyo bumabawi. So parang he traveled so far away to get ano medicine ganyan para umayos yung ano. Tas yun, yung very road trip ano pala siya, very road trip series kasi ihatid pa nila sa mga kanya-kanyang hometown. Yung mga tao. So yun yung ano nangyari. Next, Beautiful Man, season 2 episode 4. Ayun, so last episode na pala yun. Yes. Nagkaroon lang ng ano. Napalad mo ba? Oo. Nagkaroon siya character development. Slight. Sobrang slight.
problematic pa din. Ito, ano nga ba ulit nangyari dito? Ito kasi parang, unang pinanood eh. Oh, ako rin eh. Parang yung ano, parang yung gusto ni ano, ni... Yung photographer. Ay, well, yun. Nagkaroon siya ng ano, diba? Parang ng internship, ng photographer na kunin siya as assistant kahit assistant na nabigo siya dun sa ano dun sa pag-apply photo contest before dun sa photo contest. Tapos itong si Kiyoy parang gumive up siya into letting Hira know na mahal niya. So parang never nawala kay Hira na tatuhin siya parang Diyos. So parang bandang dulo sinabi nilang ni Kiyoy na parang ano, akong ano, kung ako yung Diyos mo, mas parang ganoon. Doon niya dinaan yung ano niya, yung gusto niya sabihin about his feelings. So parang sige, iwan kita. Di mo na ako pwede sambahin, parang ganoon. Kapag ano, kapag ganyan ka pa rin, parang ganoon. So yun. Oo. So parang dito nga niya sinabi na ano, nag-level, parang ni-level niya si ano, 'di ba? Si instead na hilahin niya si Hira papunta sa level niya, siya na yung bumaba na parang kung ganyan pa rin ang tingin mo, iiwanan na lang kita, 'di ba? Tapos naging accepting na si about na okay sige si Kiyoy na ano na okay sige fine tayong dalawa. So yun na lang pala yun kasi wala masyadong nangyari. Oo. About siya to point, na uli sila bandang dulo nung ano kasi nahoyni na siya. Nahoyni si Kiyoy bandang dulo. Oo. Okay. Oo nga no. Wala masyadong kasi kasi wala masyadong nangyari. Hindi siya finale feels. Ayun. Kaya pala sabi ko okay as in susunod kasi parang wala naman nangyari. Oo. Anyway. Tapos yung photographer lumalabas siya sa OBB pero doon lang siya lumabas sa last episode. Sa lao. Tapos laging may magandang usap yung actress. Yes. Kasi ano, si Hira. Si Kiyoy. Sorry, si Kiyoy. Parang lagi siyang merong magandang conversation. But then again, it just doesn't make sense the life of ano of Hira and Kiyoy. To me. Dino, pero nakikita ni Kiyoy well, kasi meron siya at least meron siyang soundboard kumbaga like parang na ikukwento niya to someone kasi hindi naman sila out sa friends nila, 'di ba? Doon sa reunion. Hindi sila out. So para at least nasasabi niya kay Anna lahat. Kasi nabanggit na rin niya, 'di ba, na si nabanggit na niya na jowa niya. Oo, nilalaki yung jowa niya. Oo. Parang naalala ko pa no isang episode sabi niya sana all. kasi 'di ba parang ano, kasi parang 'di ba mag-day live together pero yung ano yung actress hindi daw 'di ba? Hindi sila magkasalungat daw kasi sila ng schedules. Okay. So ayun, so it wasn't that ano, that finale feels. And we leave it at that. I don't know if we're gonna watch the movie. Are you gonna watch the movie? Nang matapos na. Wala ko rin yan na. We'll see. Sa ito pa yung movie eh. So, meron pa tayong ilang araw para mag-decide. Gusto mo, tanong, pagpunta natin sa ano? I think yun na lang yung tanong. Will you watch the movie of ano, Beautiful Man? Kung nanonood sila ng series, I think ko parang ang dami na nga bumitaw din dito. Oo. Uy, pero parang meron iba naman na ano na G. Kasi para gawa mo na second season, gawa mo pa na movie. Abate, iba din. Anong gusto nila palabasin, di ba? Baka susunod nila dyan, God and Man na talaga yung pop. Baka kaya sineset up for a God and Man, ano, BL. Yung fantasy, tas talaga. Diba? Oo. But yes, yun nga eh, yun din talaga yung nakaka-curious eh. Kasi nga, bakit siya binigyan ng ganito karaming, ano? Mm-hmm. Exposure and budget, no? Mm-hmm. Sige, let's see. Okay, thank you for Beautiful Man. Next is Jack O'Frost, episodes 3 and 4. Now, alam ko na, gets ko na kung bakit ganun yung OBB. Yes! Oo. Shit, yes. Alam mo nung first time kong
pinanood yung OBB, parang, ho? Bakit sila may looking through the window type of execution? Mm-hmm. Ano yun? Ngayon, gets ko na. Kasi binabacktrack lagi, bumabalik dun sa ano, dun sa mga moments of the past. Kasi diba, bumunta sila sa cabin, diba? Mm-hmm. Bumunta sila sa cabin. Tapos, lahat na nangyari dun sa first time nila dun sa cabin or yung eventful na nangyari dun sa cabin, bumabalik, nanunumbalik kay ano, kay, oh my God, I'm so bad at names. Kay Kuya. Basta kung kay Amnesia. Amnesia yung nagka-amnesia. Okay. Kay Kuya. Bumabalik lagi kay Kuya. Pero, syempre si Amnesia, patay-mali siya dahil may amnesia siya. No? So, parang, hindi siya patay-mali siya. Wala talaga siya. Wala siya patay-mali siya. So, dito ko naiinis kay Kuya kasi pinaglalaroan niya. So, inis na inis pinaglalaroan ako. Niya. But like, hindi mo kasi, parang, doon sa episode na yun, doon lumabas yung kumbaga gray areas ng kasi very very evil ang labas niya sa atin nung first two episodes. Ito parang episodes. Alam mong he wants something good to happen with ano with amnesia in his state na may amnesia mm-hmm. siya. So parang lahat ng hindi niya nagawa nung first time nila sa cabin ginagawa niya now. O parang reverse eh, 'di ba? Kasi 'di ba nung past, hindi sila nakapag-bonfire. So ngayon, nag-bonfire siya. Kasi siya gusto ni Amnesia. Oo, gusto ni Amnesia pero hindi niya nagawa. Tapos nung past, nagsyantutan sila pero this time, no touch. Oo, diba? So parang ayaw pa niya. Ewan ko eh. Basta parang... Tapos parang, no, ano, well, nagluto, pero parang ngayon, nung second time, parang mas happy siya na nagluto siya for, ano, for Amnesia. Diba? Oo. Ang weird eh. Pinainom pa niya ng wine dahil dati bawal nga dahil nga low toll si kuya mo. So parang, okay. Now I'm starting to figure out si kuya. Kasi parang, to me, come the next episode, the latest episode, it gave me an idea that, ang pangit pakinggan, pero it gave me that idea or feeling that kuya wants the new person that Amnesia is now. Oo, parang, kasi wala yung problems na that led them to break them up. To breaking up. I think yun yun. Oo, I think yun din yun eh. Tapos, dito ko naiinis kasi diba dun sa latest episode, may pumasok na ex, diba? Yung ex na ni Amnesia. So, parang, nung kasi happy eh, from the cabin, diba? The next episode, next day, happy si kuya na parang, oh, ang sayo yung cabin, ang sayo namin doon. Pero cabin. No, kasi also, ano, diba? Also parang doon na rin nalaman ni Amnesia na alam pala ni kuya na bakla siya. Mm-hmm. Diba? And that yun na rin yung point kasi, at least nung start ng episode 4, yun na yung point kung saan medyo nakakaroon na uli ng feeling si Amnesia. Mm-mm. Kay kuya pero wala pa ring memories. Oo. So parang sumuubra na yung reset. Oo. It's just a feeling. Tapos ang tawag dito bumili pa siya ng cake, yung mga pinakamahal na cake. Tuwa pa siya noon. Tuwa pa siya. Eh dumating yung ex, kada na ex ka work na ex ka work ni ano ni Amnesia din. Ex niya na in life tapos ex pa niya sa work. Naalala pa niya na ex niya hindi kasama sa mga nalimutan niyang memories. Oo, tapos eto napaka-asshole talaga ni Kuya. Siyempre pumasok siya tapos nakita niya may ibang lalaki doon sa ano. Tapos sige, medyo ano pa siya, cordial kasi nandun pa si ano, si Kuya. Tapos after nung umalis si Kuya, biglang inano parang kinonfront niya si ano, si Amnesia, sabi niya, alam mo, kung mag-work ka na ganyan, huwag mo nadalhin dito. Parang ganon. Tapos, ang sarcastic pa, diba? So, sino yung lalaking yun? Ex mo yun, no? Ex mo yun, eh. Oo, ex mo yun. Diba, parang tainan na ito. Uy, gago. Yun nga, parang... Si Raulo ka ba? Hindi ko yung aksidente, ha? Itong mga gagaslight ka pa.
kabog talaga. Gaslighter na, manipulator pa. Anong sign niyan, VP? Answer. Pero ang ano noon, ang akapal ng mukha, ang sarap niyang sampalin noon. Sobrang inis na inis ako to him. Tapos yung itsura pa niya, nakakainis yung itsura niya. For some reason. Kasi, alam mo yung ano, yung nag-usap sila ng girl, di ba? Cute niya doon, ngumingiti-ngiti siya, ganyan. Pero pag nang iinis na siya, naiinis din talaga ako sa pagbumukha niya. Anyway, that's yun yung nangyari. And then, ending ng episode 4. Oo. Di ba naman kasi tanga si ano, tanga tong si Kuya naman. Kwento mo. Ang galing kasi nga, di ba, nung episode 2, as in, tinatago niya lahat ng traces nila ng dalawa. Together. Including yung mga sketches ni artist kay Kuya nung nasa cafe sila. Kasi doon sila, yun yung manner kung paano sila nag-meet and kung paano nasusustain ni artist yung, kumbaga, yung attraction niya to Kuya. So, kinuha niya yung lalagyan. Kasi nga, walang kape. Naubusan na sila ng kape. So, kumuha siya dun sa drawer na ng something. Hindi pala kape yun. Anong doon? Mga ala-ala. Nandun pala niya tinago. Oo, doon nakita yung drawing. Yung mga tapos meron yung huling-huling niyang nakita. Picture nila together na hahalik na, na ikikiss niya si sa cheek si Kuya. So parang what's this? Sabi ni artist. Then wala na cut. Kasi next episode. Alam mo, sana, sana dramahan. Parang, ano to? Tapos biglang sampal. Push, gano'n. Are you fucking me before? Minsan. Tama. Ayun. Ayun. Actually, interesting. Go. Di, chine-check ko kung nakakapag-offline ba sa Gaga Ulala para magka-catch up ako dyan sa Jack of Frost. Kasi diba, trinay ko siyang sinimulan tapos medyo na-trigger ako ng slight kasi yung umpisang scene niya sa episode 1 nag-aaway. Kasi away? Medyo triggering naman talaga. Actually, nung una parang, do I want this? And then nung biglang episode 3, actually episode 3 and 4. Tumamis ang pag-ibig. Nag-pick up siya eh. Parang episode 1 and 2, you have to bear the struggle. I think, medyo mas ma-appreciate mo siya kapag nakikita mo na yung kung paano siya nabuo. Unfold. Ang ganda ng writing. I have to say, maganda yung writing. Kasi, the unfolding of events, talagang slowly tumutumbat sa pagbumukha mo. Kaya nga episode 4, parang, what the fuck? Pero ang galing nung ang galing nung scenes kasi, Past, tamis. Present. Ang tamis nung past. Tapos dadaling ka sa future, may inis ka talaga. Kasi babalik ka sa past. Na nakakainis. Di ba ganun? Babalik kayo sa past na nakakainis, pero babalik kayo sa present na ang sweet naman nila. At some point, kanina nila alam na together sila. Oh my gosh, it's just weird. Tapos, dito na rin sa dalawang episodes na to na ipakita si Jack O. Frost na feel ko yung maging reason. Feel ko doon na yung i-represent, doon na pinresent yung parang, I guess, central theme as to who Jack O. Frost is. Kasi isa nga siyang pilyong fairy. Di ba bakla sila? Tapos pilyo yung isa. Tapos yun. Pero yun, in-explain na. So parang, ang aking churi, churi mo? Magkatotoo. Kasi ang churi ko, what if umabot sa point na naalala na pala ni artist lahat, pero saka siya patay mali siya this time. Ay, may amnesia, girl. Tama. Diba? Malay mo. Ako, ang churi ko dyan, nasa utak lang lahat ni amnesia. Eternal sunshine? Kind of a spotless mind? Or ano pala to? Ano tawag doon? Yung sa Netflix?
Yung games, Squid Game, ito na sa isip. Squid Game? Hindi, Alice in Borderland. Alice in Borderland. Ah! Na nasa utak lang pala. Oh. Alam mo, may... Hindi, kasi very point of view naman. Ni Kuya eh. Hindi naman. Mm-hmm. I doubt naman. Kasi ang hot nila do, ang hot nila magsyantutan, by the way. Mm-hmm. Oo, diba init na init ka na ba, Chay? Ganon. Oh, init na yun, kahit na summer, tapos tanggalin mo na yan. Tapos kasi pinakita, as in pinakita na talagang ginano niya yung kamay niya dun sa Tapos naghahalikan sila at medyo nagkumagalaw yung labi nila, which is parang a higher standard na than most Japanese. In Japan. Although okay. Okay. Yesterday din naman, mlem-mlem din sila dun. But alam mo yun, we welcome all the Japanese mlem-mlems. True. Mm-hmm. Okay, our next bed friend. From one blem-blem to another. Ito, hindi lang blem-blem eh. Talagang, malam-lem. Malam-lem. Episode 3 pa lang, banggitin ko lang, nagkaroon sa sobrang dami nila ng bed scenes together. Minontage na lang yung Nila. I love it. Pero dito parang... Ano ba to? Thailand ba to? Thai. Abahan na si Mame talaga. Tama ang sinabi ni Portside Reporter, Boss Mae. Nakabahan na talaga si Mame. Kasi talagang pumapantay siya. And ito, parang medyo may reason to. Kasi they agreed to being friends with benefits eh. Yun yung ng episode 3, naglatagan sila ng rules. Parang rules. Gagawin lang natin 3 times a week. 3 times a week. Ganyan. Dapat ako lang. Ganyan. Oh my God. Tapos dapat walang makakaalam sa office. Sa office. Oo. Wala rin HR dito eh. Also nakakainis. Naiinis ako kapag nagpa-puppy dog ay si King. Kasi nga, fuckboy siya before. Tapos nagpapaka-sad boy now. Papaka-sad boy siya. Pero feeling ko, ginagawa niyan kasi matagal na niyang gusto si ano. Si, what's his name? Si Uwa. Feeling ko gusto niya kasi. Tapos parang, kaya inis na, parang papaka-fuckboy na lang ako kasi inis na inis ka sa akin. Pero yun nga yung dahilan kung ba't naiinis si Uwa sa kanya kasi nga napaka-fuckboy niya. Kasi napaka-fuckboy niya. Yun nga eh. Pero ang ganda na nung dynamic nila by episode 3, actually and 4, na parang, medyo nag-shift lang between the two yung power. Like, yung... 'Di ba episode 2 rin ba? Episode 2 'yung nasiraan siya ng 'di ba? Ng sasakyan. Lahat naman parehas naman sila the entire time. Tapos episode 3 'di ba 'yung parang 'yung hatid na ito pauwi. Tapos pag dinirecho natin 'to, papuntang condo ko. Pag niliku natin, papuntang condo mo. So, pag dinirecho natin, tutuloy natin 'to. Tapos, in fairness yung tension doon. Tapos, na-appreciate ko nga yung shift nga ng dynamic. Lalo na nagbabargain sila nung ginagawa nila yung rules eh. Kasi nagsashatutan sila habang ginagawa nila ang kanilang na-establish nila ang rules, ang constitution na kanilang bed friendship. Bed friendship. Ang medyo bubog ko lang dito sa show kasi 4 episodes in, lahat ng trauma na pwede mong iba to kay Uwa. Andyan! Meron siya. Nag-start, yun nga, yung kinukulong siya ng nanay niya sa banyo kasi nga, bakla siya. Tapos, what? Episode 3, ito pang bugub ko. Episode 3, di ba, sobrang sweet si King kay Uwa. Tapos lambing-lambing, I will dry your hair, ganyan-ganyan. Tapos nung inamoy lang yung batok, biglang boom, trauma ulit, trigger warning. Trauma ulit kasi yung stepdad naman niya. Oo, stepdad niya. Oh my niya, God. Na by the way, tama nga ba si Uhula ni Bosay? Tatay ni Pran? Tatay ni Pran, oo. Bad body. Oo. Kasi stepdad dito. Hot nun. Dito ang ang tight-tight ng clothes niya tapos ginagalaw niya si ginagalaw. Oo, pero dito parang iyo siya kasi iyo talaga siya. Bakit? Oo.
Kasi nga, hinahalay niya yung ano niya. Trigger warning. Minomolest niya. Yung batang uwa. Niya. So, dalawa na yon, dalawa on separate occasions. Hindi. May pangalawa sa episode 2. Yun nga. O, separate si mommy and si stepdad. Tapos netong episode 4 ba or 3, pinagsama naman. Right after molestia ni Tito, ay ni stepdad si ano si Uwa, baba siya, sumbo siya sa nanay niya. Tapos yung nanay niya, hindi ganyan yung tatay mo. Tapos kinulong siya agad sa banyo. Tangina, diba? Tapos episode 2, merong hiwalay na trauma kay mommy, yung hinututan siya lagi ng pera. Oo. Sobrang toxic nung upbringing sa kanya. Oh my God. Yun din traumatic. Yung kasi kung naglalandian sila, tapos nag-trigger pala yun kay stepdad niya. Paano yung ex niya? Oo. Paano sila no ex niya before? Hindi, baka ibig sabihin nga, yung pa pala, yung ex din na, yung pa, yung ex pa, nag-attempt pang rapin siya. Hindi lang rapin eh, parang ano, ba diba? Gusto din talaga siyang saktan kasi parang balikan mo na ako, ganun. Oo. Sobrang inuulol na, diba? Nila. Oo, si Uwa, inuulol nila. Pero yun lang yung problem ko sa story nitong bed friend so far. Kasi parang gusto ko yung dynamic nila. Nakakilig naman. Especially kapag dumadamove si King. Nakakilig naman. Pero yung sobrang ano kasi, sobrang parang ipupush down si Uwa. Sobrang battered, beaten, and bruised yung character. That's the point. Hindi, parang sobra na to. At to the point na isa lang yung ano niya, di ba? Yung trigger niya. Yung trigger niya. Ito hindi. Lahat. To the point nga na parang feeling ko, magmumukhang medyo, hindi siya Stockholm Syndrome, but similar. Na parang sa lahat ng abuse niya, si King na lang yung magiging comfort niya. Kaya siya mapapamahal. Oo. Parang ganun yung direction na... Hindi rin perfectly... great si ano. Hindi rin great kasi si King. Hindi rin perfectly great si King para sa kanya. Kasi nga, ang isip nga niya, masama siyang fuckboy. Parang ganon, di ba? So like, why is he traumatized? Oo, ang awa na ako kay Uwa. Oo. Mm-hmm. Pero ang ganda na dynamic nila. Alisin mo yung trauma scenes. Parang yung dynamic niya na I love na how hyper-feminine, hindi man hyper-feminine, but a very feminine presenting si Uwa. Pero syempre lalaki. Pero Fico, very traditional BL manga yung ano nila. Yung dynamic nilang dalawa. Oo, yung dynamic nila. Kasi, tawa ko nung ano, na nasa kama sila, yung blanket, yung comforter, kay ano kay King kita dede ganyan kasi nga siya yung lalaki siguro, tapos si Uwa naka-cover everything. Pero it's enjoyable so far. Naiinis lang talaga ako dun, I guess, sa situation na they put Uwa in kasi ang helpless eh. Ako rin eh. Also siguro medyo may disconnect lang ako na ano, kasi yung nature ng show is very fluffy. Tapos sabay papasok pa nila ng ano, na medyo aggressive. Hard set trauma. Oo. Trauma. Tapos, yung pa, yung only support system ni Uwa na best friend niya, tanga. Ikaw na nga lang yung kaibigan, hindi ka pa maaasahan. Nakakairita. We think kasi hindi rin kasi sinasabi ni Uwa sa kanya lahat. So parang hindi. Oo, obvious naman. Pero yun nga, parang hindi siya marunong mag-dig deep. Lalo na nung nakita mo na ngang ina-assault siya nung ex niya. Tapos nakatayo ka lang siya. Tulong. Also pala no, yung ano, yung trauma, yung trigger why na trigger si ano si Uwa nung birthday pa niya mismo, di ba? Mm-hmm. Si umuwi siya. Kasi si Tito, inaano na kagad siya. Kinumulis siya na kagad. Oh my God. Sabi niya sa dada niya, kumuha ka ng tubig tapos mumolestyahin niya si ano. Sana lang talaga it works better for Uwa in the future. Kasi parang binigyan mo na siya ng napakadaming triggers and trauma. So naman lang, no, meron siyang redeeming factor.
Oo, ma-redeem diba? Niya yung sarili niya and not just through game. Ng oo, makahahon naman siya sa ano, sa kahirapan. Diba? Yun lang, wag lang si King yung maging ano niya, end all be all niya na parang siya yung solution to everything because I don't think that's how it works. As a reminder, panoorin nyo sa Ichi kasi sa YouTube wala yung mga scenes na nilalabas yung dila nila. Oo, tapos sa yung episode 3, yung episode 3, nakita ko lumabas kasi yung 2 over 4 sa YouTube. So, sabi ko, ay, meron na si Ichi, papanoorin ko na. Tapos nung ano, medyo natamad-tamad ako kasi wala akong Ichi pa sa iPad, nasa phone lang. Natamad ako, sabi ko, sa YouTube ko kaya panoorin, pagbukas ko, wala yung part 1. Kasi nandun yung montage. Kasi nandun yung montage na sexy. Yung pala, na-remove siya sa YouTube. So sa Ichi ko pinanood, binalikan ko sa YouTube, parang 5 days late na yung part 1. Matanggal. It's that intense. Actually. Pero yun, it's a fun watch. Ano lang, cautious lang din. If, alam mo, you know, since ang ating headliners ay puro ano, Office BL, why not? Oo. Diba? Mukha naman. Ako, amenable ako to including this in our nagbabagang baklita. And itong last din, medyo, sort of, kinda, yung All the Liquors, episodes 1 to 4, na... I love that. Uh-oh. All the liquors. Yeah. Pinapanood mo ba to, Shipper Kevin? Oh, I love that. Akyatable. It's nice eh. Actually, akyatable siya. To me, okay siya. Mm-mm. Ang nagustuhan ko naman dito kasi is si Chef. Si Chef, true. Period. Ano, bye. bago rin pala to, no? But essentially, All the Liquors is a Korean BL where may isang chef na owner ng restaurant, kasama lang niya isang staff member. Tapos ayaw niya sa liquors, parang may something siya, hindi pa nare-reveal eh. Pero he's against drinking and anything alcoholic, so hindi rin yun welcome sa restaurant niya. And then on the opposite side of the spectrum of... Ang pinaka-relatable. Shipper Rye, oo. Ay, isang ano, isang marketer. Alcoholic. Na alcoholic. Oo. Na ang client niya ay soju brand. Soju, oo. Alam mo, sobrang gusto ko yung dynamic niya sa kanong BFF niya. Kasi baklaan sila, tapos umiinom. So parang... Oo. Ito din, yun na-mention natin kanina nga na parang hindi na, wala nang ano, discovering their soji masyado in the BL scene na may ini-establish ka ng characters na dati ng bakla. Oo. Ito kasi may ex. Di ba nag-umpisa na nag-break sila? Nag-break sila. Tapos yung BFF niya. Ng Christmas. Christmas, oo. Christmas. Nag-break Christmas. Tapos yung BFF niya, niyayaya siya mag-inom din kasi kaka-break lang din niya. Oh. Pero masaya. Dahil finally pero masaya siya. The reason why they're drinking kasi dapat yung pack nila together. Pack! Is dapat mag-iinom sila kapag ano, kapag happy yung reason or mag-celebrate. So, yun. Eh, parang ininom na nila lahat ng emotions nila. And then, ano, no? Si, ang itsura ni Kuya Lasenguero is very... very bum. Moody, short, socks, tapos lagi may bit-bit na bot. Very win. Uh-oh. Very win. Winning. Nang ano, win ng ano, ng tawag dito, my school president. My school president. Tapos, so, di ba, edito yun na nga, so na-establish nga yung shop na, yung restaurant na yun, na masarap talaga yung food, pero tagapinagbabawal niya. Come episode 2 ata ba yun, na meron pumasok ng mga influencers. E pinalayas niya dahil nga ano, nagdala ng wine. E ayaw nga niya ng wine. Pero sabi niya, do you know me, bitch? Sabi niya, I don't care. Umalis kayo. Tapos, ayun, binigyan sila ng bad review. Tapos parang recently, no, wala masyadong kumakain. Parang yun ata yung pinapakita. And then, dun sa side naman ng marketer, naghahanap sila ng isa pang chef na that would innovate, promote. Diba? Parang ganun. Or promote their pairing. Their product keme. So, naghahanap sila ng chef at ang nakita niyang chef nga ay si chef na masungit. Eh, sabi niya, masungit nga to. Ayoko kausapin to.
Tapos sabi mm-hmm. din, pero kasi na-discover na rin niya na ano, di ba, prior to that, na-discover na niya na masarap talaga yung pagkain. Yung pagkain. And ito, so, ito si Kuya Mula Senguero, inano rin, in-expound na rin by episode 4 na, ano ba, foodie siya, or talagang mahilig siya, I guess foodie nga, ano, foodie. Mm-hmm. Ang tawag. And then parang he knows yung ano, yung kung ano dapat na ano, kabagay na alak sa mga masasarap na pagkain, ganyan. Sommelier. Sommelier pala. Tiren. Foodie. Foodie na Lasenguero. Foodie in a hoodie. Ganyan. Oo. Tama. And yun. Alam mo, may question ako actually. Sa ang part na establish na parang nagkakagusto na si chef kay Kuya Mula Senguero. 3. 'Di ba 'yun nag Eh nakyutan lang siya, 'di ba? Kasi 'di ba nung kumain, 'di ba? Nung kumain tapos lumabas. Tapos 'di ba nung episode 3 yung natapon niya yung mga ano yung mga booze, soju sampler. Oo. Tapos tinulungan niya, di ba? Niya, tinulungan niya, binigyan niya ng bag. Ewan ko parang doon kasi ba merong cut to, meron na namang edit sa bandang dulo. Yeah, may edit naman na kinuha niya yung ano, naman, yung bag. Oo, POV naman ni ano ni chef siya. Siya. Oo. Mm. Pero hindi ako convinced kasi parang for him to like someone na yung qualities ng tao, ayaw na ayaw niya kasi nga very much involved sa alak. Oo. Na feeling ko, wala pa. Feeling ko hindi pa niya nagugustuhan. It's more like he's just opening up to the person. And I guess nakakatuwa yun kasi for him then na very closed off to people, di ba? Na-establish naman yun, na ano nga, di ba, wala siyang social media, ayaw niyang kumakausap sa tao, parang he barely lets anyone inside his circle. So parang I guess natuwa lang siya doon na he found a person endearing enough na he can open up to then eventually. Kahit na ayaw niya yung taong yun. And parang, di ba, laging kinakwento din nung kapatid. Kapatid ba niya? Kasi brother yung tawag. Or staff niya. Yung assistant niya. Una niyang assistant. Oo. Na parang sinasabi niya, why don't you be open? Ganyan. Diba to ano? To opportunities. Saka, bakit ba ayaw mo? Kasi ako naman yung kakausap, din naman ikaw. Oo. Ako yung nahihirapan dito, eh. So eventually nga, na-aksidente siya, tapos kinailangan ni ano ng extra help. Tapos, madiskarte tong si ano, si Kuya Mong foodie. So pinasenta niya yung sarili niya as assistant and then sa kanya pinasok yung ano yung bill na ano na kunin siya. Oo. Tapos yung next, tawang-tawa ako doon nung tumapon yung ano yung lalagyan ng clams tapos nabasa sila parehas tapos ang ano ni foodie ay nabasa sa may hawak ay nabasa ka. I would do that too. I already mo, yeah, agree. Para paraan, diba? Maliwanag ang buwan. Pero doon ako natuwa naman bad ng episode 4 kasi yung basta doon cute siya, although nakukulangan lang ako dito sa, yun nga, 4 episodes in, bigyan mo na ako ng context. Bakit ganun si chef, no? Bakit ganun si chef? Oo. Gets ko na. Well, nakainom na si chef. Blagag na lang. Oo. Gets ko na kasi yung character ni ano ni marketer. Ibang, oo. Yes, tama naman. Diba? Na parang nabigyan na rin ng reason kung bakit siya mahilig uminom. Kasi nga, nasa lifestyle na rin talaga niya. And nasa living niya rin kumbaga yung booze. Eh. So, bagay. Diba? Ano si chef? I want that. Maarte myself. Lang, ganon. I want to make booze my way. You're living. True. Well, you're baka living may trauma din. Din. Diyos ko lahat na lang pinapalo natin, may trauma. Trauma, oo. Ano ba yung pero halos lahat ng gusto natin ngayon ay usapang trabaho. Bakit gano'n? Kasi nga, di ba, it's a thing. Kasi kakatapos lang natin sa school. Kakatapos lang it's about them, Cam. Oo. Kaya, alam mo, ilayag na natin ang ating office BLs. Total. Totoo. They're all present and they're all here. Nice. And they're all here. And none of them have HR departments. So exactly. Lalo na yung all the liquors kasi dalawa lang sila. Dalawa lang sila. Plus yung CEO. Oo. Tama.
Tapos si Deputy Chef. Oo, tapos si sobrang daming ano, bote ng soju, ng sample, lahat. Diba? Yun, I mean, wala lang. Ilang episodes ba to? Sabi niyo, 8. Oo. 8, so 4 weeks lang din. So, iakit na natin bago pa mahuli ang lahat. Mahuli ang lahat. Nangalahati na tayo, tapos hindi pa natin alam bakit ayaw ni Chef. Well, itong all the liquors galing din sa same prod ng individual circumstances. So, okay. Not a lot to expect. Charot. Oo, yun naman. Pero so far, parang better naman. Uh-oh. Than ano. True. We'll see. Yun. Saka, last note din pala. Yun, alam kong hindi niya naman magigets, I think. Pero medyo kamukha ni Bum si Kyungsu, si D.O. ng EXO. Tanong nyo kay Mel, kilala niya eh. So, oo. May kita kami. Medyo, yun, parang bum version. Anyway, ayan, yun yung all the liquors and bed friend ang mga potential natin may akyat. So let us know, akyatable ba? Pinapanood nyo ba? Yung yes. Any of those two series. Gusto nyo akyatan? Oo, akyatan. Yun na lang yung poll natin from the shows na meron tayo ngayon and ang mailalayag mo kaya, ano ang deserving maging nagbabagang baklita para sa susunod na wave weekly? Kasi akyat namin. Anong gusto niyo iakyat at akyatin? Sino ang aakyatin together? Iba na yun ah. Oo nga eh. Well, climb it like a tree. Anyway, ayan. Yung mga ilalayag mo kaya, ano tong a shoulder to cry on na nasa Gaga Ulala? Yan yung ano nga, yung from two members ng Omega X na boy band sa Korea na dapat matagal na yan eh. Tapos yung nagka-issue nga with the CEO. Tapos parang M&M. At least ngayon mapapalabas na school yan. School BL. Oh. M&M. So, yeah. Meron tayong ano, at least school ulit. Tapos itong unintentional love story, I think, hindi ko sure ha, pero nasa supporting cast nito si ano, si ano yun? Yung dance. Yeah. Dance with me. Hindi. Ano nga yun? Yung dance, BL? Oo nga. Make me dance? No. You make me dance. Oh, yung isa, yung lone, ano. Moon Shark. Andyan siya sa, ano, unintentional love story. Oo. Hindi ko alam kung as supporting lang or side couple. As a dancer. Dito siya naging dancer. So yan, abangan niya yan. A Shoulder to Cry On, March 14 sa Gaga Ulala. And Unintentional Love Story, March 17 sa Ichi naman. Mm-hmm. So, alam niyo na, Gaga Ulala, Ichi, baka naman. Pinapakinggan na nga kami ng GMM TV. Try nyo din. Get a translator. Charot. Ayan. Anyway, yun na, natapos na natin ang mga nagbabagang baklita at baklitang iba para sa linggong ito. And before we say bye boy, syempre, last reminder na i-follow kami on social media at The Shippers PH on Twitter, Facebook, and Instagram and at Shippers PH naman on TikTok. At syempre, kasama dyan ang Shippers pala ay kasama sa Bunk Collective. So visit our website at thebunkph.com and follow us on our socials at thebunkph, THEBUNKPH on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok para din updated kayo not just with us, but all the other great podcasts na part ng Bunk Collective. Ayan. So, tapusin na natin tong palabas na ito. Thank you so much sa mga shippers natin for listening and or watching on Spotify. Hope to hear you and see you again on the next one. Ako ang Wait! Inyong... Bakit? Wala ship pala tayong Ship of the Week! Ipigil nyo yung ano, scoring. Ipigil lang yan. Ilulup namin. Ipigil ang scoring. Yeah, ipause. Yeah. Okay. Oo nga, bago ko nagpaalam, dapat pala Ship of the Week. Okay, sino Ship of the Week nyo? Not a lot stands out. I think ang Ship of the Week ko ay si Book at ako. Ako ang Ship of the Ships of the Week ko, yung mga ano ships na walang HR department. Yung chef tsaka si Bum, si marketer.
cute din. Sobrang naman bet sila. Ko talaga sila. Mm. For some reason. Bet ko talaga si Chef. Nila. Period. Hindi din. Tiyanay. Malay mo. Trouble. Trouble. Charot. Oo. So, ayan. Tignan natin. Sana next week maalala namin na magkaroon ng Ship of the Week. Diba? Oo nga. Oo. Ayan. So, sorry. Okay. Balik na tayo sa ating. Ayan. Balik na tayo sa ating extra field. Ako ang inyong shipper na si Shipper VP na naghahanap ng bot na pwede rin gawing babe. Charot. Ako naman si Shipper Kevin na... Oh my God! Will kumain ng noodles? I don't know. At ako naman si Shipper Raya, ang inyong foodie na mahilig sa... Woody. Charot. Woody. Woody na mahilig sa Woody. Oh, diba? Thank you. Oh, yun lang. Congratulations. Bye, guys. Sail away. Sail away. Why?